So ayun guys, so today, ngayon umaga gagawa tayo ng special durian pandesal. Yan yung ating mga ingredients. So yan, gagawa yan ang ating dry ingredients. 1 kilogram na flour. Ilalagay na natin yung ating salt. 1 teaspoon pala yan, guys. Pagkatapos natin ilagay, ilalagay na natin ang ating yeast. 3 tablespoons. Guys, don't forget na iuna natin yung mga ating dry na ingredients bago yung liquid. Pagkatapos na, lalagay natin ang sugar, 1 cup na sugar. Ayun, ahaloy na natin mabuti. Dahan-dahan lang. Huwag magsawang maghalo, guys. Ganyan talaga ang buhay minsan. Mahirap. Yan, nahalo na natin yung ating dry ingredients. So, ang next step natin yung liquid ingredients. Lalagay na natin ang ating tubig or water, warm water po, maligam-gam siya. Warm water, 1 cup. So, konting halo lang. Ang susunod natin nilalagay ay ang ating milk or ang ating gatas. 2 cup na gatas. Huwag sumobra. Masama pag sumobra. Yay! Tapos ilalagay na natin ang ating egg o whole egg po, 2 piraso. Yan. Tapos halo na natin ulit. Halo-halo muna tayo, guys. Pagkatapos natin, ilalagay natin ang ating special na butter, oil. Pwede kayo gumamit ng oil, 6 tablespoons, kasi mas maganda yung butter. Pero yung kung wala kayong butter, oil na lang gamitin nyo, kasi sa Pilipinas, mas mura ang oil kaysa butter. Ayan, haloy na natin ulit. Ayun guys, ilalagay na natin ang ating special ingredients, the durian syrup. So yan, nabili ko yan sa Indonesian store dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Take note, huwag nyo damihan yung ilalagay nyo kasi sobrang tapang ng lasa ng ating syrup, durian syrup. Haloy na natin para ma-mix ang ating durian sa dough. Huwag magsasawang maghalo, guys. Yan, ilalagay na natin sa ating lamesa. So, pasensya na hindi ako gumamit ng gloves kasi didikit yung dough sa aking glove.
Hindi po namin yan ibibenta, kakainin lang namin ng ating mga kasama dito sa bahay. So yeah, i-rest na natin ng 30 minutes o to 1 hour guys. Take note. Ayan. Tapos na, mga 40 minutes ko yan pina-rest. So i-divided na natin yan, yung 1 kilogram maybe 30 pieces yung magagawa natin sa ating dough, yung 1 kilogram. Divided lang. So, kung magbe-business kayo, pwede kayo gumamit ng kilogram or scale para pantay-pantay paggagawa. Pari-parihas, walang labis, walang kulang. Sa akin kasi kakainin na namin. So, bahala na ang kilo. I-roll na natin, pabilog. Yan. Gamit tayo ng rolling pin. Yan guys. Dapat mas makapal yung dough natin sa gitna kasi may possible na lalabas ang ating cheese or ang ating palaman pag manipis ang dough natin sa gitna. Detecklopin na natin. Ika-close na natin. Yan guys. Dapat din ma-close ng mabuti kasi pag once na lumabas, once na may butas yung ano, lalabas talaga yung ating cheese. So roll natin. Gagamit tayo ng bread crumbs. So i-set at aside na natin yan para mag-rest na siya. Yan. So yung yan ang first finished product natin. So gagawa tayo number 2. Yan. Gawa tayo ulit. Yan yan guys. Lalagay na natin ang ating cheese. Dalawang cheese para mas malinam na ang ating Dorian pandesal. Yan, maganda yung pagka-closed, pagka yan ganyan. Yan. Dapat maganda pagka-close kasi once na lumabas yung cheese, wala nang lasa, lalabas na rin yung lasa. Ay, joke lang. Yun, gagamit tayo ulit ng ating breadcrumbs. Yan guys. So, napares ko na yan ng 30 minutes. Ilalagay ko na siya sa ating oven. Take note, 15 minutes to 150 degrees Celsius. So ayan, loto na ang ating Dorian cheesy pandesal. Yummy! Oh, mainit-init po. Umuusok pa. Wow! Oh, mapapawaw ka. First time ko to kumain. First time kong ginawa. Thank you guys for watching guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!